Good morning, good afternoon, good evening. Today is Thursday at it's already 10:46. Actually, kanina pa ako gumising. 6:20, tapos prepare ako ng pagkain ni Nico. Nakapaglinis na ako ng aming CR, nakapagtupi na ako ng mga nilabhan ko, nakapagload na din ako ng another labahin. Another to pee in na naman nandoon. Gihangak na ko. At maglalabas lang pala ako ng pang dinner ni Nico mamaya. Ito lang yung lulutuin ko. Pork chop to siya. Hindi ko pa alam kung paano ko siya lutuin. Siguro mag mushroom sauce ako dahil marami pa akong mushroom dyan. At iinitin ko na din pala itong aking sinigang na niluto kahapon. Kayo ba? Marami na ba kayong nagawa for today? Kasi ako, may kukulukutin lang ako para sa aming restroom or toilet. Ito siya, yung binili ko kahapon. Ayusin ko lang to, then magliligpit ako sa aming kusina. Dahil meron pa akong kailangang iligpit galing sa dishwasher. Eto, napunasan ko na din to. Kailangan ko pang mag-wipe sa mga tiles, buong tiles dito. Tingnan nyo, sobrang dry ng kamay ko. May nag-suggest sa inyo na gumamit ako ng gloves para hindi mag-dry yung kamay ko. Dati na-try ko gumamit ng gloves pero hindi ko feel, ayokong hindi ko ma-feel personally yung mga bagay-bagay. Ewan ko ba kung ako lang. Kayo ba gumagamit din ba kayo ng gloves? Anyway, ang dami ko ng daldal. Ayusin ko lang to. Aray. Ganito siya, oh. Tapos, may ganito siya. Ganyan. Sakita, uy. Nasugatan na naman ako dahil sa karton. Ang ilalagay ko dito is... Tada! Napkins. In case lang na mayroon kaming bisita, tapos kailangan niya ng ganito. At least ready yung aming toilet, di ba? Meron din ako ditong medyo maninipis kung ayaw nila sa makapal. Kasi ako, ginagamit ko itong makapal pag malakas pa yung regla ko. Tapos, itong maninipis naman na pag humupa na siya. So, ayan. O, di ba? Sharo. Maglagay din ako ng mga panty liners. Hello, wala na pala akong panty liner. Hindi naman ako laging gumagamit nito. Nagpa-panty liners lang ako pag lumalabas ng bahay. Pero pag dito lang sa bahay, hindi ako gumagamit. Maglagay din ako ng hand cream. Itong mga hand cream na to, bigay to sa akin ng tiyuhin ni Nico. Dahil alam niya na gustong-gusto ko tong hand cream na to. So, ayan na siya. Gusto ko siyang lagyan ng towel. Maglagay na din ako ng disinfectant. Pero ang dami na. Bawasan ko to kasi feeling ko ang dami-dami niya. Nasobraan naman sa dami. Maglagay na din ako ng plasta. Para pag may nag-CR sa amin, tapos kailangan nila ng ganito, hindi na nila kailangan pang tumawag sa akin para manghingi, diba? Ayan na siya, ready na. So, ilagay ko to doon sa baba. Ganyan siya, oh. Itong bulaklak na to, dyan ko siya nilagay. Pero, nung tinanggal ko siya, tapos yan yung pinalit ko, hindi siya bagay. Ayoko sa kanya. Kaya, tatanggalin ko to at siguro ibabalik ko to sa IKEA. Mas bet kong ganyan siya para pagbukas mo, pagpasok mo, bulaklak agad yung nakita mo. Pero plastic yan siya, yung tulips na plastic. Ewan ko kung maglalagay ba ako ng tunay na bulaklak dyan kasi medyo madilim dito. Though, nasa bintana siya, hindi pa rin sapat yung araw na napupunta sa kanya. So, feeling ko ganyan na lang. Diba, ang ganda, bagay na bagay siya dyan. Tapos, ang ginawa ko, ginanyan ko na lang, tissue sa baba, tapos ito yung mga essentials. Mas maganda pag may organizer siya. Titingnan ko kung may malalagay ba akong organizer dyan. Tapos, ito naman yung mga air freshener, tapos yung wet tissue. Diba? Okay siya na ganyan lang kesa doon ko siya nilagay. Ang cute! Ganyan na lang muna siya. Hanapan ko yan ng organizer. Ito siya, ibalik ko to sa IKEA. Alahoy, nakalimutan ko magsaing. So, luto na yung aking kanin. Kakain na ako dahil nagugutom na ako ng bonggang-bongga.
Ito yung sinasabi ko last vlog na nagtutubig siya ba yung moist niya, hindi lumalabas. Kahit na merong butas itong takip niya, yung moist niya hindi nakakalabas kaagad. Pat, sanda makmak na kanin, uy. Sobrang lambot na niya. Nakakatakam naman to. Tapos ang dami pang gulay. Tumutulo yung laway ko, uy. Mga unta. Ay, tumutulo yung laway ko, kaya kain na tayo. Ang init-init sa labas, oh. Nagsabaw talaga ako. Mga unta, uy! Asim kinig! Ang sarap. Ang sarap ng sabaw. Since wala akong fried, kuha ako ng chicharon. Masarap talaga ang sabaw pag may crunchy-crunchy ba? Na-try ko na dati yung may gabi, pero ayoko nung gabi. Kung magtataka kayo, hindi ako naglalagay ng radish sa aking sinigang dahil hindi ako nakain nun. Nambot. Medyo hindi lang bagay ang chicharon dito sa sinigang. Unahan ko na kayo kung maghanap kayo ng toyo at saka sukang pinakura. Tinatry kong hindi na mag-add ng mga sauce. Kasi lagi pag may sabaw talaga ako, gusto ko na may suka at saka toyo. Pero tinatry ko na walain siya. Ang sarap. Alam niyo ba, pinaka-paborito kong parte ng baboy is paa ng baboy. Kasi marami siyang buto. Kayo ba, anong paborito niyong part ng baboy? Tumawag si Nico. Hello? Na? Na? Is it good? Was is na? Chicharon on sinigang on rice. Sugar from eklaw. Sushi. Sushi. Yeah. Blauer Himmel, nur blau. Wo, hier auch. Jetzt wieder bei. Bevor ihr einen Sonnenstrahl kriegt. Dann noch einen schönen Tag, dann wird's für dich. Du auch, liebe dich auch. Naglalakad kasi siya every after niyang kain. Tapos na akong kumain at gusto kong magligpit dito sa aming hallway para malinis nito siya. Ito siya kailangang ilagay sa basement. Yan siya. Ito kailangang isort out. Ito ilagay sa basement. Tapos ito isusort out ko to. Gusto ko sana si Nico ang gumawa nito para hindi siya magtatanong sa akin kung saan nilagay yung mga gamit niya. Lagi naman niyang pinapabukas, so ako na lang maglilinis nito. Frustrated singer lang talaga ako. Gustong-gusto kong kumanta, pero yung music ayaw naman sa akin, so bahala na. Ang music ang mag-adjust. Anyway, tapos na akong maglinis doon sa itaas at saka dito sa baba.
sobrang saya ng aking kaluluwa. Kaya, gusto kong mag-shake. Gusto kong mag-shake, pero gusto kong kumain lang na nakaganito siya. Mga unta o watermelon. Kain tayo. Hindi pala akong magluluto ng dinner dahil ang ipapakain ko kay Nico is salami toast lang. Sobrang napagod ako sa aking mga ginagawa. Yung mga binaba ko galing sa itaas, nilagay ko siya sa basement. Nag-second load na din ako sa aking labahin. Mayroon na naman akong nagtambak doon na tupiin. Kailangan ko yung tupiin. Pasensya na nga pala kayo, binalo ko yung damit ko. Hindi pa kasi tuod madumi. Sayang naman, hindi pa siya mabaho. Dagdag labahin lang kasi. Kaya, ibalik natin yung mga damit. Hindi pa naman siya madumi. Malikabok nga lang. Pero bahala na. Kala mo naman, sobrang tamis. Hindi man gaano matamis. Pero masarap siya. Gagawin ko na lang yung pagkain ni Nico pang dinner niya. Pag tumawag na siya sa akin na parating na siya dahil 30 to 40 minutes yung driving niya. Tapos, mamaya din magluto ako ng pangbaon niya para bukas. Gusto kong linisin yung basement namin na dito sa my garden. Etong terrace namin, sa ilalim niya, basement din. Gusto kong linisin doon, pero mabibigat na kasi yun nandoon. Gusto kong i-transfer ang aming mga panggatong. Papakita ko sa inyo yung panggatong namin. Baka mag-wonder kayo ba, sige raman kung hisgot o pangsugnod. So, ito yung sabi ko. Ayan siya. Kailangan ko yan siyang i-transfer doon sa basement namin. May basement to dito sa ilalim. So, dito ko siya ito transfer para malinis ko to dito na area and then magamit namin siya pag mga ganitong araw. Gusto kong mag-grill dito. Yun sana ang gagawin ko, mag-transfer ng panggatong. Kaso kailangan pa namin ng tray para doon sa ilalim para makahinga yung panggatong ba. May ilong kasi yan sila. Sabi kasi ng tiyuhin ni Nico, dapat may space sa ilalim para makahinga, para hindi mag-moist sa ilalim at mag-stay yung dryness ng panggatong ba. Gusto ko na talaga yan siyang gawin, kaso kailangan ko si Nico, pero wala pa si Nico dito eh. Hopefully this week, kasi gustong-gusto ko na yan siyang i-transfer. Eto pa oh. Oh, pack! Ayan siya, panggatong din yan. Yan yung libre sa amin ni Bianan. Nilibre kami ng panggatong ni Bianan. Ang mahal kasi ng panggatong dito eh. Ewan ko na lang. Kung sa atin sa Pinas, pinupulot lang yan eh. Dito sa kanila, kailangan mong bilhin. Ano ba yan? Nga pala, medyo madami-dami na din kayong nagre-request ng house tour. Hindi ko pa kayo ma-house tour kasi hindi pa maayos yung bahay. I mean, hindi pa siya final ba? Saka na lang pag final na. Kulang na lang kasi namin doon na lang sa second floor. Tatlong rooms na lang kulang namin. Tapos hagdanan. Alam nyo, gustong-gusto ko mag-video okay. Pero, hindi ko alam kung nasaan yung aking microphone. Ah, nandito lang yung speaker. Wala yung microphone. Ewan ko kung saan nilagay ni Nico. It's already 6:50 PM. Kakarating lang ni Nico at mag-prepare na ako ng kanyang dinner. Toast, salami lang ipapakain ko sa kanya ngayon. Tapos, mamaya na ako magluto after namin kumain. Bigyan ko siya ng konting salad. Hindi yan siya gaanong nakain ng gulay-gulay, pero lalagyan ko ang kanyang plato ng konti para makakain siya. Half ko lang tong cucumber, tapos I think half lang din itong paprika or bell pepper. No worries, naghugas na ako ng kamay, tapos itong mga vegetables or salad, nahugasan na din to. Hi to them. That is what I was exact say. Hi to them as well. Hi. But they can't see you. Lagyan ko din siya ng... Itong toast niya, nilalagyan ko siya ng butter. Ito yung salami. Ito yung galing sa aming paboritong butcher. Kapitbahay ng Bianan ko. Si Bianan kasi nagpo-provide sa amin ng cold cuts. And then, cheese. Tapos ako, magsinigang ako. Nagugutom na din ako eh. Sinigang ulit ang ulam ko. Goat cheese to siya. So, ito lang yung dinner niya. Pang breakfast.
kakainin ko na lang una si Nico dahil nakalimutan ko initin tong akin. Main shots? Yeah. 10 essence, sweatic. No, it's not me, I'm grubby. Stop, stop. Yan, what? Hold na kong bisi na. Uh-huh. I... What? Mane frau? Yeah. You know. I-freezer ko itong iba. Lamihan natin ang sabaw. Ayan. Pinapakulo ko siya ngayon. Pinapainit ko dahil kakain na kami ng dinner. Mayroon ako ditong isang perasong pata. Ang dami tong gulay. Ayan. Bongga. Char! Hindi ko na iinitin tong kanin. Mainit naman na itong sabaw. Ang good. Nangaon. Nangaon ta! Ang kibabi na awit. Ang kipas. Ich hab falsch geschnitten. Wieso? Immer schön hier. Sonst schmeckt's ja. Meine Zunge ist tot. Ist zu heiß. Tapos na akong kumain at si Nico nandun na sa sofa. Hindi pala ako magluluto ngayon dahil bukas pala hindi niya kailangan ng baon. Dahil half day lang siya. Kailangan niya lang ng snacks para sa umaga. So bukas na lang ako magluluto nung pork chop. May nabasa pala akong comment. Shoutout sa'yo. Sabi niya bagay daw sa akin ng retainers dito. Pero papatanggal ko to siya pag nauwi akong Pinas dahil sobrang hassle niya. Sobrang dami mong tinga pag may retainers ka sa labas. Meron akong retainers dito sa loob, as in sa likod ng ngipin, sa ibabaw at saka dito sa baba. Ang retainers ko sa itaas, fix na yan siya before ako pumuntang Pinas. Balikan nyo yung mga old vlogs ko. Meron ako ditong walang ngipin. Magpapa-implant sana ako. Pero kasi naabutan ako ng time na healing process pa yung gums ko. Tapos sabi ng orthodontist ko, hindi pa pwede yung implant. So, nung umuwi akong Pinas, nagpapustiso na lang ako. Tapos sabi nung nagpustiso sa akin, gusto ko ba daw ng retainers? Ayun, nagpa-retainers ako pero... Pagdating ko dito, nung check up ng orthodontist, sabi niya, itong retainers daw na ginawa sa akin, hindi daw siya matibay, kaya gumagalaw pa rin yung ngipin ko. Nag-decide ako na magpalagay ng retainers dito. Dito siya sa ilalim, hindi siya kita. Yung mga retainers nila dito, nandito sa ilalim. Meron din yan si Nico sa ilalim, sa babaw at saka sa baba. Sabi niya sa akin, hindi daw matibay kaya gumagalaw pa din yung ngipin ko. Nung napansin ko siya sa Pinas na gumagalaw ulit yung ngipin ko hindi na naman siya pantay. Nung pagdating ko dito, pinatingnan ko kaagad, nag-decide ako na magpa-retainers sa ilalim. Katulad nung dito sa ibabaw ko. Next appointment namin sa dentist, i-discuss namin ang pagpapa-implant ko. Kung magkano or pwede bang lagyan ng implant dito kasi manipis yung dito na gums. So, ayun. Thank you so much sa comment mo. Meron na talaga akong retainers sa ilalim. So, anyway, yan ko itong vlog. Lobat na din yung camera ko. Thank you so much guys for watching. I hope you enjoyed this video. Please like and share if you did. Leave a comment below. Follow me on my social media. And please don't forget to subscribe to my channel and click the notification bell para ma-notify kayo every time na mag-upload ako ng bagong video. And I will see you guys on my next one. Vielen Dank. Tschüss. Gute Nacht. Amping. Gute Nacht, mein Schatz. Gute Nacht.